Kabubukas ko lang ng TikTok. Siya agad nakita ko. Let me give you some reasons kung bakit may mga Uniteam supporters na sinasabi yan. Unang-una, kakamping ang nagsabi na lalaya sila ng Pilipinas or magmamigrate kapag si BBM ang nanalo. Pangalawa, usapang taxes. Well, lahat tayo nagbabayad ng taxes. Ultimo, candy, may tax yan. Third point, having a stable job and a family business is good. But it doesn't need to be bragged na ikaw ang nagpapatakbo ng ekonomiya. We all knew that. Kaya niyo tinayo para sa survival and personal gains ninyo. Pang-apat, well, lahat naman tayo nagbabayad ng utang ng Pilipinas dahil lahat tayo may tax. It just so happened na may family business kayo, so meaning mas malaking resources ng Pilipinas ang pinakikinabangan ninyo. Fact checker ba kamo? Then you should know na yung sinasabi ko ay totoo. At saka, when educating people, hindi mo dapat sila sinasabihan ng bobo, tanga, or hampas lupa. You should show both sides of the story and let them decide, not dictate them. Personally, kung kasama ang lahat sa inyong pinaglalaban, well, salamat. Pero, it doesn't come from the word nakakampi. It should be lahat kasali. At kakamping ang hindi rumirespeto sa 31 million voters. Ano nga ulit? Always side with the people? Well, 31 million voters, the voice of the people is the voice of God. Again, fact-checking. Yes, tama ka na you should hold a person accountable. But can you respect court decisions and rulings? By the way, majority ng accusations and allegations sa kanila ay acquitted. At one historical moment, acquitted sila sa New York court. Tandaan, there is always three sides of the story. Your truth, my truth, and the truth that only God knows. This is not to attack you, but to address those issues na laging nire-raise ng mga kakamping.